Iti sabali adamag may sa programa ti Baguio City Health Services Office ti panag-rescue panang paagas karagiti mauawagan a taong grasa nga agkatang-katang iti sentro ti siyudad. Report manibod kini Florence Paitokan. Nasurok sa nga po Laavay Grant with Psychosis wino dagiti mauawagan at taong grasa tinatulungan ti Baguio City Health Services Office. Nagsublidan kadagiti pamilyada ka nagsublin matanti normal akasasaad da. Siguran iti Mental Health Program Manager ti CHSO saan analakati pa ng rescue da kadagitoy na individual no saan natumulong ti mismo a pamilyada. Kang runan na rason iti psychosis ti epekto ti aglawlaw, neurological factors, substance and alcohol abuse kanda dumapay. So ngayon kapag nag-profiling kami, and nakita namin yung family, may kakayanan. Una, kakayanan na in a sense na basta willing lang siyang tanggapin ulit yung kapamilyan niya. Willing din kaming i-rescue siya, ipunta sa mga partners natin na kasama sa Mental Health Council. No? Partners natin, lahat libre po yan, wala silang gagastusin. Yes po. Hanggang sa pag-rehabilitation, then hanggang i-immerse sa community, hanggang sa gamot. Sigawan ka ni Dukas, saan arumbang ang maawagan ang bagtit wino agbala? Dagiti nasa ang individual kapot ang mabalinda pa'y ang maagasan. Kabinadang da iti panag-rescue kan panagpaagas, kadagiti vagrants with psychosis sa Mental Health Council, City Social Welfare and Development Office. Hindi po magagawa ng unit lamang po namin. Mental health is a community effort. Yun po na lagi kong sinasabi. Ako lang siguro yung naatasan na mukha ng mental health, pero behind working is ang dami-dami. Yes. So, sila po ang they deserve the credit of this the success of the rescue of this people because sabi nga namin dito sa mental health, everybody deserves to die with dignity. Balakad na kadagiti pamilya nga daan iti kamang ang makapaspasar iti nasa o sakit at dagos agpaagas sapno saan nga itadaa kumaro. Florence Paitokan para iti Pagilian.